magandang araw, pinagpalang araw sa bawat isa at Merry Christmas, ha? Advance yes! Merry Christmas. Merry Christmas. Advance Happy Valentine na rin. Wow! Teka po mga kuya. Teka po, parang may nararamdaman po akong kalungkutan. Oh, bakit? Eh kasi parang hindi pa tayo kumpleto ngayon. One, two, three. Wala po si Kuya Jerry. Ay, kay Jerry, oh. Namamas ko na. Kasi, ganyan talaga pag lolo, ang aga mamas ko eh. Ay, grabe naman po. Pero, mga kuya, naisip ko lang po kasi, di ba po, Pasko na po. Siyempre, masaya po tayong lahat. Pero, hindi ko lang po kung mag-a-agree po yung mga nanonood sa atin. Kasi meron din po tayong mga mahal sa buhay, mga kaibigan na pag Pasko, may pinagdadaanan. Parang malungkot sila. Paano naman po sila, yung ating mga mahal sa buhay na pag Pasko, may pinagdadaanan? Tama yun. Actually, ito yun, Tosca. Ang Pasko, masaya sa maraming tao, pero hindi sa lahat. Kasi marami ang, kunyari, tayo sa Pilipinas na lang, realidad to. Yung asawa mo nasa ibang bansa, tapos kayo nandito, yung pamilya nandito, paano ka magiging masaya pag Pasko? Parang ang hirap nun, malungkot yun. Iba naman, nag-away pa, Pasko, di ba? Nag-away-away dahil lang sa regalo. Para siyang nakalimutan. Di ba? Misan ganun eh. Tapos o kaya yung natanggap niya, hindi yun ang inaasahan niya. Parang, siyempre, maraming ganun na malungkot. Eh, paano kung may namatayan pa? Kung yun na po. Pasko, di ba? Ang hirap nun. Yung, eto, Kuya Erwin, ikaw na lang magsahin kasi ito ata yung unang mong Pasko na wala si Ate G, no? Oo, ito yung unang Pasko na wala siya, biriwa. Ano pa naman, alam nyo, every year, pag dating ng Pasko, siyempre, reunion yan eh. Kakasama kami lahat. Mga aking mga anak, tsaka po. Tapos, tuwing ano, bispiras ng bagong taon, may gathering kami, nananalangin ako parati. Isa sa mga pinapanalangin ko, nagpapasalamat ako na buo pa kami. So, naisip ko ngayong bispiras ng bagong taon, hindi ko na maipapanalangin. Hindi na kami kompleto. So may kalungkutan din. Pero sa tingin ko, sandali lang naman yan. Kita-kita ulit kami. Ako rin ano, tapos ka, halimbawa lang. Naalala ko yung pinakaalaala ko ng huli kong tag, yung sa tatay at nanay, yung hinaraanan ng tatay yung nanay ko, Pasko, ganyan. Tapos andun kami lahat, ang saya-saya namin, only to find out that would be the last Christmas na makakasama namin yung tatay namin. Very sad. Bumulungkot na. Pag naalala, ang hirap, di ba? So maraming ganyan, ha? Maraming ganyan mga tao. Kaya kahit ngayon naisip ko yung magkanyari, may magkasintahan, syempre they have their own celebration, di ba? Celebration ng babae, celebration ng lalaki. Tapos syempre, ano yan eh, minsan naisip nyo, sana nandito ka, o sana dito ka, ayan. Tapos pag nagkasawa naman sila, sana wala ka dito. Ginawa po! Joke lang. Mga kuya, paano pa yung mga OFWs natin? Ang hirap yun, malungkot na. Alam mo, naranasan ko yun nung nasa abroad ako. Isang Pasko na wala ako. Malungkot. Iba yung kasama mo, pamilya mo eh. Although may mga kasama ako, mga kapwa, mga Pilipino, pero iba pa rin. Dahil po puro kalungkutan, totoo naman, kasama naman po yan talaga sa buhay, lalong Pasko. Mga kuya, paano ho natin kaya sila mapapasaya ngayong Pasko? Tayo pong Payong Kapatid family. Palagay niyo po, paano kaya natin sila mapapasaya ngayon? Kantahan mo rin sila, Tosca. Kasi, di ba, ito naintindihan ko sa Bible, no? Sa Bible kasi, para lalo tayong magkahikayatan, no? Sabi nga ng Bible, di ba, let us not neglect meeting together as is the habit of some, but encouraging one another as is the day of the Lord is drawing near. Ngayon, paano gagawin yun? Each of us, we have our own gifts. Yung gift natin, yun ang ambag natin sa iba para ma-encourage sila, para mapalakas sila. Kasi yung lakas mo, maaring hina namin. Yung lakas namin, maaring hina mo naman. So we can encourage each other. So ngayon, alam ko, gifted ka naman ng Diyos na pag-awit, awit-awit ka din. Di ba? So okay lang pong
awitan ko po kayo ngayong araw na to? Oh, okay. Ayun lang, hindi ko po kayo sisigilan, pero papadala ko po yung GCash number ko sa inyo. And then, joke lang. O sige po, since Christmas naman po, ito na po ay handog ko po sa ating mga nanonood ngayon. Aawitan ko po sila. Siyempre, awitan ko rin po kayo mga kuya. Pero siguro mga kuya, i-guide niyo po ako kung ano yung mga kanta na pipiliin ko para sa episode na to. Sige. Pero dahil po sa napag-usapan natin, may naisip na po kong awitin. Kaya, okay na po ba? Awitin ko na po. Bigay ko na po sa ating mga manonood ngayon. Yes. Thank you. Ito na po ang ating first set for the joke lang. Okay, ito na po yung first song natin para po sa ating Christmas special. Sana po magustuhan ninyo. Alam mo, mahal, may mga parol na naman akong nakikita. May mga Christmas lights na nakasindi. Pero wala ka pa din. Nag-PM ka pa nga sa akin, sabi mo uuwi ka na. Nagpalit ka pa nga ng profile pic kasi excited ka. Nasaan ka na ba? Pagkat miss kita, anumang pilit kong magsaya, miss kita kung Christmas, kahit nasaan ako, pabaling-baling ng tingin, walang pagtatakay, maraming nakahigit sa'yo. On Christmas.
stockings filled with you. Grabe naman, Tosca. Malungkot na nga yung pakinagtawa. Ano tuloy nami-miss nung ano, nung ibang tao. Pero alam mo, akala ng ibang tao na pag, uy, kung kailan ka malungkot, tinagdagan ka pa ng lungkot. Pero alam mo, minsan, it's also good to release your, ano eh, your sorrow. Oo. O, diba? Kasi, ano, regalo ng Diyos ang luha. Regalo ng Diyos. Sabi nga ni ano, Lord, iniipon mo ang luha ko sa inyong botelya. So, in other words, it's not bad to express your sorrow. Naalala ko yung aklat na ano ng professor namin si Sir Federico Villanueva, 'di ba? Naalala niyo sabi niya, it's okay not to be okay. Drama po 'yan eh. Oo. Oo, nauna yung title na kaysa sa Korea. Pero ang ganda nung ano, in-express siya doon that somehow sa Bible, totoo naman sa Psalms, hindi naman laging nagpupuri sila eh. They're also expressing their sorrow. But after expressing their sorrow, they would rejoice. Kasi nga, na-release nila eh. Alam, isa sa sakit ng mga tao ngayon, kinikimkim nila sa loob nila eh. Hindi nila sinishare yung sorrow nila. Hindi nila ina-express yung sorrow nila. Kaya diba, minsan, we're looking for people where we can cry on their shoulder. Diba? Diba? Minsan, masarap ng tao may kasama ka na makikinig sa'yo. Parang just to release your sorrow. It is unburdening your pains. Ganyan. Diba? Your frustrations. Yun. Wala silang sinabi, oh. Wala silang counsel na binigay. Nakinig lang. So it's not bad to express your sorrow. Diba? Dapat eh talaga. Nilalabas mo yan. Mahirap ikim-kim yan. Yes. Totoo yun. Parang, Kuya Erwin, ikaw, ano ba nagpapalungkot sa iyo? Diba yung mga, minsan, maaring, lalo pag Pasko, very nostalgic ang Christmas eh. Kasi yung song na narinig ko nung bata ako, it's still the same song I'm hearing today, di ba? Parang ganun. Parang Silent Night, Holy Night, naririnig ko pa rin. Every time narinig ko, biglang ako naalala yung younger years, naalala ko yung mga, di ba yung mga masasayang tagpo? Ayan. Kaya, ano naalala mo pagka Pasko? Pag Pasko, naalala ko, pupunta kami. Kasi nung araw, ano yun, sa Quiapo, Santa Cruz. Yun ang mga pa nung araw. Sa eskolta, ngayon, pagbabanggitin mo yun, ano yun. Hindi na maalala. Walang nakakahala. Walang nakakahala. Ako naalala ko, Luneta. Uy, Luneta. Oo, kasi mag-ano pa kayo, mamasyal pa kami. Yan. May pera po kayo nun, Kuya? Kote, barya-barya. Pero kasi hindi naman mamahalin nung mga ano, mga presyo noon eh. Oo, 10 piso lang, laking gift na. Oo, ayun ako, sobra pa. Alam mo, noon, ang 10 piso, si Mabini, di ba, ano siya, paralyzed na. Ano siya eh, okay siya. Pero ngayon, hindi niya nakayanan, no? Kailangan niya si Andres Bonifacio umalalay sa dalawa sila sa pera, napansin mo ba yun? Pero yaman na lang po na napag-usapan natin yung mga alaala, yung Luneta. Okay lang po ba na ibigay ko na po yung susunod kong awitin? Ba, may naisip ka ha? Naisip ako bigla. Awitin naman ng father ko. Hindi po niya original, pero kinover po niya. Pero ginawa niyang his own version. Ayan. Wow. So, sana marami po makarelate. At ito na po, para po sa inyo. Scared.
nang tayo'y magsweetheart pa, namamasyal pa sa lunita nang walang pera. So it's the letter where you will remember memories, no? Yung mga memories. Now, actually, sa pag-handle ng lungkot, it's also good to reminisce the, ano, yung mga, ano, memories of the past. Yung naalala mo yung kabutihan ng parents mo, kabutihan ng mga ninong, di ba? Kahit napapara sila magtago, pero napakabuti nila. Kasi ako, tagong ninong. Hindi ko alam mga inaanak ko sa totoo lang. Hindi ko alam. Kasi mayroon mga nagsasabi, uy, inaanak mo to. Ha? Bigla. Alam ko, ako nag-dedicate tao. Sa kami, ako na yung ano, ninong. Saan ko? Alam ko. Ganun, no? So, nahiya ako sa mga inaanak kong iba dahil naisip ko, hindi ko alam na inaanak ko talaga sila. So parang nahiya ako na hindi ako nakapag-develop ng relationship sa kanila. Ganun. Pero, we're thankful for those ninong that they're intentional in ano in relating to their inaanaks para ma-impluwensahan sila positively, di ba? Oh, ayun. Tama yung ninong. Ninong. Dino, ano pa naman Gcash na uso ngayon eh. Okay na yan. Kaya maganda, no? masarap yung ano, tawag dito yung inaalala mo rin yung mga blessing ni God ng mga nagdaan. Oh, amen. Amen. Oh. Oh, sa halip na isipin mo yung mga problema, isipin mo yung mga blessing ni Lord, blessing ng asawa, blessing ng anak, blessing ng magulang. Blessing yun eh. Yung, kaya oh, yun, naalala ko nung ano Christmas kami, namasyal kami ganito. It's a way of handling our sorrows kasi nga, 'di ba, parang reminisce the past. Parang but yung mga happy memories, don't dwell on the pains kasi ang ating nagsishape ng future hindi naman yung pains kundi yung hope natin eh, 'di ba? Yung si Lord na nagbigay sa atin ng strength kasi sabi ng Bible, no temptation has overtaken you which is not common to man, but God is faithful that he will not let you be tempted beyond your strength, and sabi niya, and the temptation itself will give you a way out. O, diba, sarap nun? Wow, o nga, ano, parang yung pain noon, na-overcome ko. O, oh, yung gano'n. Oo, oh, yun. Ibig sabihin, nagpalakas sa'yo, naging mas yes, malakas ka. Totoo naman, eh, parang yung ikaw lang nandiyan eh, pero alam mo ba, may mamatindi pang regalo dyan. Kung alam mo lang ng tao, yes, of course. Mas pa po doon? Kasi, oh. Ano ba yung Pasko? Kuya Erwin, ano ba yung Pasko talaga? Regalo. Regalo. Diba? Si God nagregalo, di ba? Oh, totoo naman eh. Si God nagregalo. Imagine na regalo niya, yung sarili niyang anak, the most treasured, ano parang kumbaga, yung precious sa Diyos, yung pinakamaganda sa Diyos. Yung parang sabi niya, my dearly beloved, ano sabi ni Lord kay Jesus, papala niya in-address? My beloved son, my beloved in son, whom I am well pleased. Di ba? Ang sarap nun eh. Biro mo, ito yun, no? Binigay niya. Now, ito hindi na-realize ng maraming tao. Minsan, we're too focused on ourselves, kaya tayo malungkot, that we have forgotten the very gift that God has given us. Now, di ba? Imaginin mo si Mary, no? Dalaga, virgin, biglang
all of a sudden, balitaan ka na, buwtis ka. Paano mo explain kay Joseph yun? Oh. Joseph, ano, binuntis ako ni God. Walang, ano ka? Ano kaya? Ito sabihin. Kasi at that time, ano, betrothed sila, di ba? May betrothal stage. Di ba kaya, Erwin, ganun? Oh, oh, tapos, yun yung test din ng fidelity, test ng ano. Can you imagine? Nang ano siya, yung, ano, nabuntis siya bigla. Parang, kaya nga, pwede siyang ma-stone to death doon, ha, si Mary, ha? Pwede siyang ma-ano. Parang ganun, sabi. Pero, he was, parang, sobra siyang nag-enjoy sa gift ng Diyos sa humanity, si Jesus. Ano kaya nakita niya doon? Ano kaya hindi niya alam doon? Bigla si Mary, innocent eh. Innocent po. Innocent siya. Pero paano, eh. Paano po natanggap ni Joseph po yun na parang, ha, buntis ka? Paano? Ah, paano natanggap? Sinabi sa kanya ng anghel. Oo. Hindi siya nakaakal. Hindi siya nakaakal. Ah. Hindi siya nakaakal. Sabi niya, do not ano, do not be afraid to take Mary as your wife. Yung sabi niya. Oo. Kasi bakit? Kasi hindi niya alam eh na itong baby. Wow, yan a surprise, di ba? Alam ko, kantay mo naman yun, ano, Tosco. Kasi paborito ano po yung yun, jingle bells? De, joke lang. Hindi, ano you know ba yun? Opo, actually, opo. Yun po yung naisip ko na perfect po dun sa kinukwento nyo po mga kuya, yung Mary did you know. So, sige po, awitin ko po, kahit mataas po ito, aabutin ko po by God's grace yung para po sa inyo. Sana ba magustuhan ninyo? Ayan. Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked the angel's rod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Grabe ang kantang yan. Imagine God, no? God himself came. God himself. Wow! The great I am. Di ba? Parang becoming a baby. Kuya Erwin, can you imagine? Baby, di ba helpless yung ganun? Oo. Oh, oh. Mm, biro mo. All-powerful God. Tapos,
helpless siya. Depende sa kanyang mga magulang. Wow. Parang it also speaks of ano, no? Parang ano talagang this is our picture, eh. We're so helpless. Na picture natin, but talagang si God lang talaga will protect you. God alone will accomplish the very plan. Kasi may mga nagbatang kampatayin din siya katulad ni Herodes. Oh, diba? Oh. Pero amazingly, ay, opo. Parang sinasabi ng God, helpless ka din eh. But here, I'm giving you a baby para iligtas ka. Grabe, no? Pero, Kuya Erwin, naisip ko lang to. Ewan ko tama. Correct me if I'm wrong, no? Naisip ko lang, kung ako si God, dapat dumating ako yung talagang madagungdong yung may kidlat, may ano, para lahat mag-repent. Di ba? Para lahat mag-repent. Tanggapin na ako as God. Pero hindi. Pumunta siya sa baby. Palagay niyo, bakit? Oo nga po, bakit po kailangan baby na helpless? I'm sure cute si Jesus. Pero bakit po baby? Pinadala po si Jesus in the form of a baby. Bakit po ganun? Hindi na yung parang ganun, di ka. Oo. Para makarelate tayo sa kanya na hindi siya kakaiba sa atin. Ganun. Opo, tama po. Tsaka ano eh, Kuya Erwin, ewan ko no, parang di ba hindi naman tayo tinawag ng Diyos, takutin eh, para mahalit siya. Di ba parang kunyari, manliligaw ka, tapos tinakot mo, sinagot ka tuloy. Hindi ba maganda yun? Because God wants to restore relationship eh. Di ba ang sarap no na hindi niya tayo tinakot kasi gusto niya tayong maakit na lumapit sa kanya. Ikaw ba? Matatakot ka ba sa baby? Siyempre, maliban na lang kung anak ni Janice. Ay, alam ko yan. Rosemary's baby, ganun. Oo, di ba? Pero ito, tama yung sabi, may para siyang cute, di ba? Parang, maakit kay. Ano yung naisip mo? Hindi po kasi naisip ko po na, di ba, naging baby siya, tapos lumaki po siya up to, you know, at a certain age po. Kasi kung kulari, bata po ako, parang, si Jesus, naging kasing edad ko rin siya. So parang, as a child, parang makaka-relate ako kay Jesus na, di ba po, parang ang galing po si Jesus, parang, he's very relatable to all of us. Like ako, dumadid siya sa teenager din ako. So parang, siguro yung nararamdaman ko ngayon, naramdaman din niya. Parang ganun. Correct. Kaya, pwede mo sabihin, si Jesus, napaka-holy niya, napaka-banal. Eh, sasabihin ng iba, kasi, Diyos siya eh. Pwede mo sabihin, hindi, nagkatawad tao yan. Natukso din yan, tinukso din yan, tulad natin. Oo, di ba si Satan, tinukso talaga siya, darat siya, are you the son of God? Turn this stone into bread, di ba? Hindi na-realize po kaya ni Mary po, yung how great Jesus. Kasi syempre, anak niya, syempre isip niya, baby ko yan, ganyan. Pero na-realize po kaya ni Mary, yung grand plan ni God for Jesus, yung kanyang iniluwal na baby. Palagay ko kasi, di ba, ano naman siya, very submissive si Mary. Kasi sabi niya nga ang ganda na sabi niya, una, nung nagpapaano siya, humingi siyang tulong, kay Erwin naman sa wedding at, anong sabi niya, my time has not yet come, sabi ni Jesus. Pero ang sagot ni Mary, do whatever he tells you. Parang in full submission siya to Jesus. So, sige, just do whatever he tells you. Parang ganoon eh. Hindi yung, hindi, gagawin niya yung pinasabi ko. Hindi. Talagang she submits to Jesus kasi she calls Jesus her savior. Tulad nung kinanta mo, di ba? Ang ganda. Nung sabi niya na oo nga, si Jesus pala to. God. At first, siyempre, hindi. Minsan may tendency siya na ba't ka nagpaiwan sa templo? Sabi ni Jesus, should I not be in my father's house? Di ba? Bigla sabi ni Mary, she treasured everything in her heart. Progressive din yung revelation kay Mary. Tsaka nung, di ba, naalala niyo yung present si Jesus sa temple, sinalubong siya ni Simeon at si Anna. Sabi ni Simeon sa kanya, this child is destined for the rise and fall of many and a sword shall also pierce through your heart. Ibig sabihin, ha? Ganun? Ako si Mary,
mararamdaman ko rin yun. May kasamang bighatiin din to o kalungkutan. So more or less, alam ni, may idea si Mary, malamang, at syempre, kasama siguro, hindi lang niya siguro in-expect na ganun kagrabe nung nakita niya ang anak niya naka nasa krus. Grabe, ano po kaya naramdaman ni Mary nakita niya yung sarili niya anak na, di ba po parang kasi di pa po ako parent, kayo po kaya mga kuya kung sinasakit ni mga anak na po kayo, di ba po kaya ako sa father, ha, masabuti pang ako dala masaktan. Ako din eh. Ganon din. Grabe yung po, mga no? Normal. Di lalo na mother. Opo, nakita mo yan. Kasi nakita ko yung mga, kasi tatay pa medyo titiisin pa yun para madisiplina eh. Pero mother, hindi. Minsan talagang, ano eh, nasasaktan sila. Oo, tsaka na, alam, maraming mga nanay nakatulong agad, nakasaklolo agad. Eh, kahit na alam na nila na mali yung ginagawa ng anak nila eh. Pinipigilan ko pa nga yung mga ibang ganun na nanay. Sabi ko, huwag kayong maging nanay na ina ng laging saklolo. Yan. Pero ito amazing kay Mary. Ako nagustuhan ko sa kanya kasi after na nag-resurrect na si Jesus, she was with the disciples. She was with the disciples. She was one with them in prayer. Yung kasama na siya sa Acts eh. In prayer. Mm-hmm. Talagang oo. Then I believe na influensya niya na rin sila James. Diba si James, at first yung mga kapatid ni Jesus, hindi naniniwala kanya eh. Hindi naniniwala. Hindi naniniwala kay Jesus eh. Oo. Siguro, nakita rin nila, no? Because Jesus resurrected, ay tanungan Diyos natin. Perhaps all of them recognized Jesus as God. Just like what what you mentioned sa kanta mo. Na talagang, He is the great I am. He is God. Amen. Naku mga kuya, may naalala po akong awitin doon sa mga pinagkukwentuhan po ninyo ngayon. Eh, saktong-sakto po yung message. Okay lang po ba na ibigay ko na po sa inyo at sa ating mga manunod? Yes, of course. I'm excited. Sige po. Hindi po ito pusong bato, ha? Ayun lang po. Hindi po inyong kanta. Christmas song po. Ito na po para po sa inyo. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy. Sarap naman yan. Ano, grabe, no? Parang talagang he came to comfort us, to give us joy. Parang, ito lang yung naisip ko, no? Parang, Jesus really took all the infirmities, eh. All the pain. Para bigyan tayo ng pag-asa. Kasi, because of our sins, dami nating pains, eh. Kasi, ang number one na manifestation ng sin, selfishness, eh. Diba? Eh, yung selfishness. Di ba, Kuya Erwin, yung pag ikaw lagi mo inisipin ko sentro, masakit eh. Masakit. Malungkot. Hindi na. Pag tumanggap ka regalo, malungkot ka pa eh. Ay, ang liit. Sobrang.
Hindi mas maraming kanya. Parang gano'n, di ba? Selfishness yun eh. Oh, nga, pero, hindi. Kuya, nangyari po sa akin yan, nalungkot ako. Oh. Sapatos binigay oh. eh. Size 7, oh. eh size 8 ako. Paano po yun? Joke lang. Oh, may regalo mo ulit. Pwede mo pagtan yan. Wala naman sa regalo. Oh, it's the top of the count. Oh, no. Hapon na po yung resibo. Kunin mo yung resibo, papalta na lang. Opo. Pero alam mo, ito amazing. No? Kahit tingin mo sa Pasko, ano eh, maraming mga storya, diba? Sabi natin, malungkot. Habang nagdiriwang ng Pasko, nag-aagaw buhay. Nag-aagaw buhay. Oo. Diba? Yung, naalala ko tuloy may kwento niya, Kuya Erwin. Naalala mo yung kwento na si ano, si... Ewan ko kung naalala mo yung kwento ni ano ni Robert May. Si Robert May, si Robert May may anak siya. Tapos mga 5 years old, unlike yung mga nanay nila, nakakalaro yung anak. Nakakalaro yung anak. Etong si Rob, yung anak ni Robert May hindi makalaro kasi may cancer. Ay. May cancer. Ang ginawa niya ngayon, gumawa siya ng parang libro pambata. Yun na lang ginawa niya, kinikwento niya lagi sa kanya, binabasa niya lagi sa kanya. Yung kwento, gawa niya lang, parang Aesop's Fable, kwento ng isang hayop, ganyan. Tapos na parang ayaw pala, isama sa laro, ayaw isama sa laro. Tapos ano, parang tinataboy. Ayun. Eh nung nalaman nung kanyang pinagtatrabahuhan, nagtatrabaho siya sa ano, sa Montgomery Ward. Ewan ko narinig niyo na yun. Nagtatrabaho siya doon sa Sewell Avery. Si Sewell Avery, yung head ng Montgomery Ward, na sa kanya, binili yung libro. Ngayon, nung binili, binenta. Binenta. Eh, siyempre, may restriction yun. Dapat, ano yung copyright sa Montgomery Ward na, di ba? Eh, nung daming nabenta, as in 2.4 million copies. Wow! Okay. Oo, dami. Tapos, binigay sa kanya yung copyright. Kaya no, wow! Si Robert May pa din. Ang galing, no? Ngayon, ito si Robert May, siyempre, ano siya, yung meron siyang, kapatid, si Margaret, nakapag-asawa ng, composer, si Johnny Marks. Ginawa ng kanta yung kwento doon sa libro. Di in-offer ngayon tong kanta na to sa iba't ibang mga kilalang mga awit. Binigay kaya tapos ayaw, hindi tinanggap. Kasi may White Christmas na, maganda na. Eto corny, parang kapareho pa rin ng kwento nung hayop na ayaw tanggapin, na tinataboy. So sabi niya, parang pa rin, same pa din. Di kawawa naman. Nako, etong nakakatuwa. Kinuha ni Gene Autry. Kapamilyar kay Gene Autry? Sa America. Singer yun, di ba? Singer. Para siyang yung tinatawag na country. Ano yun? Tawag din kaya? Country music, okay. Mga ganon. Mga ganon. Folk singer. Folk singer, yun. Sa pilitan, sige na nga, tingnan ko. Tinignan niya. Lagay ko na lang sa side B to, ganyan. Pinarinig niya sa asawa niya. Noong narinig ng asawa, nako, naiyak yung asawa. Naiyak yung asawa. Sabi, ilagay mo yan sa side A, ganyan. Talagang gawin mong main song yan, ganda yan. Nung kinanta niya na sa Madison Square Garden, nako, hiyawan yung mga tao. Wow. Tapos, itong kanta na to, naging second sa White Christmas. Number one ng White Christmas. Oh, second. Consecutive years. Alam niyo kung ano kanta yan? Hindi po. Ano pong kanta yan? Kuya Bong. Rudolph. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Rudolph! Wow! Pero alam niyo, ang ganda ng kanta niyan. Pero bago ko ikwento yung karugtong, ikaw muna ako. Kantahin mo naman. Baka kayo mo naman kantahin yun. Rudolph? Kung ako kakantahin, baka tanggihan niyo ako eh. Di ba anak po siya ni Dolphy? Hindi. Iba yun. Iba ba yun? Bandol po ata yung naisip ko. Pero dahil po mahal ko po kayo, ating mga Payong Kapatid family, kahit jingle bells po ang kinakanta ko, aawitin ko po yung Rudolph the Red-Nosed Reindeer para po sa inyo. Wait lang ha, bago mo kantahin. Apo. Ano nga, kailala mo ba yung mga pangalan ng mga deer? Reindeer? Si Rudolph yung isa.
Ano po, si Grumpy, si Happy. Hey, di ba yan eh? Ano yung Snow White and Lord? Si Dancer, si Prancer, ayun, si Vixen. Si ayun, yun po. Sorry kung iba po pala iniisip ko. Pero iba yung pangalan na sa Rudolph the Red-Nosed Reindeer eh. Opo, sorry. Ako, isa kang alam ko, ano, di ba, si Rudolph. Tapos marami pa. May mga pangalan pa silang binigay, di ba? Ano, basta Dansen, ganyan, di ba? Pero meron pa isa na kasama siya kilala. Si Banco. Sige, sino yun? Si Olop. Ah, Olop. Olop. Ah! Nasa kanta yan eh. Nasa kanta mo yan. And all of the other reindeer. Oh, siya yung isa pang reindeer. All of the other reindeer. Sana nakutuwa sila. Sige, ano? Tosca, kanta ka na. Kanta ka na. Pero meron na po akong disclaimer sa ating mga nanonood. Hindi ko kami nangangaruling ha. Ito po talaga regalo namin sa inyo. Kaya wala ko kayong makikitang GCash number ho sa screen namin ha. O ito po para po sa inyo. Merry Christmas po. You know Dasha and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid, Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Now, mapapansin niyo, baka magalit sa atin yung iba. Yung mapapansin, oh, di ba, sis, tungkol kay Santa Claus yan. Pero itong nabustuhan ko sa Lord eh. Better than Santa Claus si Jesus. Di ba? Oh, kasi naalala ko, in one of the songs, di ba, yung Santa Claus is coming to town, sabi niya nun, and he making a list and making it sure. Dami? And checking it twice. Check it twice. Oo, di ba? Whether you are naughty or nice. Or nice, diba? Oh. So para bagang pag naughty ka, hindi ka bibigyan ng gift. Eh samantalang, samantalang si Jesus, siya talaga yung he knows when we are sleeping, he knows when we are awake, siya talaga yung nakakaalam. And despite the knowledge ng naughtiness natin, he came to us and gave us a gift, unconditionally loving us, to make us who are naughty, nice. Correct. Oh. Di ba? Oh, amazing. Yung regalo ni God, para sa naughty lang eh, hindi naman para sa nice. Sabi niya, I came to call, not to call the righteous to repentance, but sinners. So mga para sa naughty yun. Yeah. And lahat tayo, naughty. All have sinned and come short of God's glory. Walang nice, puro naughty. walang nice. Katuloy ng kinanta mo kanina, naalala ko tuloy yung anak ko. Minsan, papasok na siya sa school. Ayaw ba naman pumasok? Tinanong ko, bakit? Eh sabi niya, kasi tinutukso po ako eh. Ay, ganun? Sabi niya, naintindihan kita. Ako rin nun, bata ako, tinutukso din ako eh. And kaya lang, siyempre, pag tinutukso ka, hindi mo naman makokontrol yung ginagawa nila sa'yo eh. Pero kaya mong kontrolin yung tugon mo para sa kanila, nasa tukso nila. Kaya pumasok na lang din ako, di ba? Eh, sabi ko, tinanong ko, ano ba tukso sa'yo? Sabi niya, kalbo ka daw. Sabi sa akin. Oy! Kahit saman sino magagalit na anak ko, syempre. Pero alam mo, sabi niya, hindi ikaw ang tinutokso, ako. Tapos yung portion ng kanta na yun, yung sinabi mo ka sa Rudolph, iniba ko yun eh. Then one foggy Christmas Eve, instead na si Santa, Jesus came to say, diba, ganyan, no? Bong, with your head so bright, no? Parang parang siya sabi niya, won't you guide my people tonight? Di ba? Ganda! Naman, parang pinapaalala ng Diyos, parang He really gave me a sense of worth in life na yung pala rin yung gift ko mag-share nung
good news, di ba? Kaya tinawag ako pastor, katulad si Kuya Erwin, gift niya rin yun. So, yun yung contribution namin, whatever we're learning from the Lord, we are sharing it to everybody. Oh, ito ngayon yung cuts. Tinanong ako ng anak ko, eh papa, ano naman tukso sa'yo? Pogi. Parang nawala po yung linya. Okay, ulit. Parang nawala yung signal. Oh, wow. Alam mo, kung ako ikaw, magagalit talaga ako. Grabe. Truth shall set you free. Okay lang, kuya, mga kuya. Pero, mga kuya, ito po talaga, napatunayan ko, mas gusto ko talaga si Jesus kaysa kay Santa. Ay, naku po. Oh, of course. Alam niyo po kung bakit? Because I saw mommy kissing Santa Claus. Ayoko na kay Santa Claus! Joke lang. Joke lang po yun. Joke lang. O, diba? Pero ito, ulitin ko lang. Ito ang amazing sa Christmas. Kahit anong lungkot na pinagdadaanan natin, remember, Jesus wept along with us and died on the cross for us. Para ano? Para iligtas tayong lahat. At para bigyan tayo ng pag-asa. Siyempre, hindi naman lahat tatanggap niyan. Kaya hindi rin lang natanggap yung kaligtasan na binigay. Pero para sa ating mga nakikinig, sana wag natin tumamis. Sana wag natin makalimutan that our God loves us so much that He gave His only Son to save us. Ang tanong lang, will you accept Him? Will you receive Him in your life as your Lord and as your Savior? Huwag na natin palagpasin na naman natin yung maraming Pasko na hindi natin binuksan yung regalo ni God ng kanyang anak. Di ba? Saan, maraming Pasko na dumaan, di man lang natin binuksan yung regalo ni God. We're so excited sa mga regalo ng ibang tao. Mm. Pero yung regalo ni God, si Jesus, always waiting doon po sa ating mga lamesa. Pero Kuya Bong, Kuya Erwin, paano ko po bubuksan yung regalo na yun, yung regalo ni God? Paano ko po masisigurado na talagang nasa akin yung regalo na yun? Yan. Gandang, ganda tanong mo, Tosca. To make it simple, katulad ng bata ako, lagi sasabi, ABC, di ba? Para simple, alphabet. Mm-hmm. One, admit that you're a sinner. Kaya nga tayo malungkot eh. Dahil dami natin pinagdadaanan. Admit that you're a sinner and you need Jesus. So you have to believe that He came on the first Christmas day. Hindi man December 25, wala naman nakakaalam ng exact date. But the mere fact that He came, whether it's really the Christmas day or whatever, but the mere fact that He came, believe that He came and live and died on the cross for our sin and rose again from the dead. He is alive and He will be coming back again. Believe that He is your Lord and your Savior. Ngayon, now that you believe, then you commit. You commit your life to Him. Ano yung ibig sabihin ng commit? Parang ganito yan. He is now the new CEO. Ano ba yung CEO? Yung Chief Executive Officer. He is the new, under new management na yung buhay mo. Pag sinabi mo under new management, He will call the shot. Not us, but Him. Yeah, we should know. Hindi ba natin masusunod lahat, no? But we should know His words. We should be filled with the power of the Holy Spirit. And it's really committed to follow Him. Yun ang idea. Kaya, simple ABC? Simple but not easy. Diba? Sa akin, it's illustration ko yan. Tama yan, simple lang. Kasi anong binahagian ako ng yan natawag nating gospel or good news. Sabi ko sa missionary na kausap ko, American missionary. Paano ko magkakaroon ng eternal life? Sabi niya, hindi ako nilid sa prayer na ulitin mo 'tong panalangin. Sabi niya, ikaw mismo manalangin. Kasi siguro alam niya na ako hindi ako sanay manalangin. So sincere magpanalangin ko. Sabi niya, tumawag ka kay Jesus, sa Panginoong Jesus, aminin mo na ikaw ay makasalanan, humingi ka ng kapatawaran, at sabihin mo sa kanya, mula ngayon, ikaw maghari sa buhay ko. Napakasimple ng prayer ko eh. Oo, wala pang 1 minute eh. So sabi ko, Panginoong Jesus, yun, inaamin ko na ako ay makasalanan, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. At magmula ngayon, ikaw maghari sa aking buhay. So yun. Yeah. Hirap na hirap akong sabihin yun. Pero
iniisip ko pa eh. Kasi hindi ako sanay manalangin. But my own words yun. Ah, sarili kong mga salita. Hindi salita na inulit ko. Sa akin yun. So, yun. Doon nagsimula yung nag-iba yung direction ng aking buhay. Doon nagsimula yung aking new life yun. Tapos tama yung commitment. Yeah. Yung commitment na yan, para bang yung pag-aasawa eh. Ngayon kasi hindi na maganda yung concept natin ng marriage eh. Pero ang concept talaga ng marriage, for life yan eh, for life. Yes. Ang commitment, pag pinili mo yung asawa mo, pinili ko yung asawa ko noon, sinasarado ko na yung pintuan sa lahat ng mga iba pang babae. Siya lang. Oh. Ngayon pumanaw na siya. Siya pa rin. Yeah. Siguro as we end kasi napakagandang I just challenge everyone no na nakikinig. Why don't you pray? Ikaw mag-pray. Now, katulad ng sabi ni Kuya Erwin kanina, yung prayer night. Lord, inaamin ko makasalanan ako. Malungkot ako. Magulong buhay ko. Dito ako. Yun sabi mo talaga. Then tanggapin mo si Jesus. And habang ano sabi mo, Panginoon Jesus, tinatanggap ko kayo nga po, Panginoon, ng regalo na binigay sa amin ng Panginoon Diyos, aming Ama. Kaya naman, tinatanggap ka namin. Pagharian mo kami. Salamat na matay ka sa krus ng Kalbari para sa amin. At nabuhay ka magmuli para talagang patunayan at ipagtibay na kami ligtas. Di ba? At mabalik kayo ulit upang tupdin ang kaligtasang pinapangako niyo. Yung ganun. Simple prayer. Admit it. Ngayon ito, habang kinagawa niya yan, nagpe-pray kayo, kakanta ulit si Tosca. Habang kinakanta mo yung We Are The Reason, nagme-meditate naman sila. Oh, maganda yun. Ah. To receive the Lord. Di ba? And praying. Di ba? Let's have this time. Anan. Sige po. Ito po, para po sa inyong lahat. Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We the reason that he gave his life, we were the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show.
So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay, sa ating pag-portion na ito na magkakaroon tayo ng palitan ng mga payo. Kaya naman, kapag umulan, bumagyo, bumagyo, at kailangan nyo ng payo, payo! Meron po tayong payo, payo kapatid! Yeah, Merry Christmas! Mahal po namin